Bakit may mga taong tinitake advantage ka? Pag-uusapan natin yan sa videong ito. Uulitin ko ang tanong. Bakit may mga taong tinitake advantage ka? Simple lang ang sagot. Dahil gusto nila at kaya nila yung gawin sa'yo. Yan ang masakit na katotohanan na kailangan mong tanggapin. Hindi ko naman binaliwala ang pinagdaanan mo ngayon. Gusto ko lang naman na malaman mo na ang mga taong ganyan kakapal ang mukha ay walang preno yan. Basta't may pakinabang ka sa kanila, didikit sila sa'yo. Kukunin nila ang lahat ng nasa sa'yo. Pero makukuha lamang nila yon kung hahayaan mong mangyari yon. Nasa sa'yo pa rin ang control, di ba? Kaya naman napakahalaga na ikaw ang magdidesisyon kung magkano ang gusto mong ibigay. Imbis na buksan mo lang ang pinto para makuha ng ibang tao. Pero minsan mahirap gawin to eh. Kasi kung gagawin mo, may mga tao namang pagsasabihan kang madamot. Nasasaktan tayo sa salitang yan. Kaya wala na rin tayong boundary sa buhay. Bigay lang tayo ng bigay ng atensyon, oras, pera. Halos lahat na lang ibinigay natin at wala nang natitira para sa sarili natin. Minsan din sobra na tayong nagbibigay dahil iniisip natin na nababaitan sila sa atin. Parang pampadagdag ng confidence at pampaboost ng self-esteem. Minsan din sobra na tayong nagbibigay dahil ayaw nating may kaaway tayo. Takot tayong may magalit sa atin. Minsan din sobra na tayong nagbibigay dahil akala natin na ganun din sila sa atin. Pero akala lang natin yun, hindi lahat katulad mo ng puso. Ang mga taong nagtitake advantage sa'yo ay walang pakialam yan sa'yo. Ang tanging gusto lang nila ay kung ano ang nasa sa'yo. Ano ang solusyon? Heto na ang anim na dahilan kung bakit may mga taong ganito na nakapasok sa buhay mo. Number 1, para sa'yo, lahat ay may kapalit. Sobra kang nagbibigay kasi iniisip mo na parang transaksyon ang ganyang galaw. Iniisip mo na kapag nagbibigay ka, magiging kaibigan mo na siya. Mamahalin ka na niya. Gagalangin ka na niya. Pero hindi. Kapag sobra ka nang nagbibigay, take advantage na ang kasunod niyan. Masasaktan ka lang sa inaasahan mo. Ang pakikipagkaibigan at pakikipagromantikong relasyon ay hindi transactional. Hindi ka mamahalin at rerespetuhin ng tao kapag bukas ka palagi. Dapat may konting control ka rin sa paghawak ng iyong buhay. Tandaan mo, lahat ng sobra ay masama. Ang tunay na nagmamahal sa'yo, kahit wala kang ibinigay, mamahalin ka pa rin. Hindi mababayaran o mabibili ang magandang asal. Nabubuo kasi ang ganitong paniniwala dahil noong bata ka pa, siguro sinasabi ng mga magulang mo, bibilhan kita ng toys anak pag mataas ang grades mo. So iniisip mo tuloy na conditional ang lahat, na parang may transaksyon na nangyayari. At kapag hindi mo natapatan ng kondisyon na ito, siyempre masasaktan ka. Iniisip mo na may kulang sa'yo, na hindi ka sapat, na wala kang kwenta. Nakuha mo naman ang punto ko, di ba? Ngayong adulto ka na, bigay ka lang ng bigay dahil akala mo magugustuhan ka ng iba. Pero mali ang ginagawa mo. Binubuksan mo lang ang sarili mo para makapasok ang mga taong gustong mag-take advantage sa'yo. Ibig sabihin, ikaw lang ang may kasalanan kung bakit nakapasok sila sa buhay mo. Ngayong alam mo na ito, dapat balanse lang ang pagkilos mo. Ipasok mo sa kukote mo na ang pakikipagkaibigan at pakikipagrelasyon ay hindi transactional at hindi conditional. Hindi ka nagbibigay para humingi ng kapalit. Ang taong hindi nagtitake advantage sa'yo, marunong din siyang magbigay. Mapapansin mo naman yan, di ba? Nagbibigay sila dahil gusto rin nilang makita kang masaya. Hindi lang sila puro kuha ng kuha. Number 2, iniisip mo na kulang ka. Kapag mababa ang confidence mo, wala ka na rin pake kung aanuhin ka ng iba. Madaling pasukin ang buhay mo kasi wala ka ng respeto sa sarili mo. Iniisip mo kasi na kulang ka. Hindi ka kamahal-mahal. Hindi ka rirespetuhin. Kaya hinayaan mo na lang sila na tatratuhin ka nila ng ganun. Sobrang baba na ba ng tingin mo sa iyong sarili? Ginawa ko ang video nito para sabihin sa'yo na deserve mong tratuhin ng maayos. Kung nadurog ang confidence mo dahil sa past experiences mo, makakabawi ka pa. Maaayos mo rin yan. Lahat ng mga sinasabi nila sa'yo noon na masasakit, hindi yun totoo. Kasinungalingan lang yun para manipulahin ka. You don't deserve to be treated poorly. No one deserves to be treated poorly. You are beautiful. You are great. You are loved. You are amazing. You are enough. Number 3, wala kang boundaries. Lahat na lang sinasalo mo. Kahit hindi ka na tinatrato ng maayos, go ka pa rin. Dapat may boundary ka sa buhay mo.
Dapat alam mo kung ano ang katanggap-tanggap at hindi. Dapat alam mo kung kailan hindi na pwede. Boundaries are rightfully should be. Dapat alam mo kung ano at magkano ang ibibigay mo. At alam mo rin kung kailan ka titigil sa pagbibigay. Baka ikaw pang mauubusan yan. Paano naman natin malalaman kung wala tayong boundaries? Simple lang. Kapag palagi tayong umuo sa mga hiling ng iba. Halimbawa, may ginagawa ka ngayon sa bahay mo. Tapos tumawag ang kaibigan mo para gumala kayo. Natatakot kang magsabi ng hindi, baka magtampo. Iniwan mo ang iyong mga gawain para lang sumama sa kanya. Yan ang sinyales na wala kang boundaries sa buhay mo. Kung pagod na pagod ka galing sa trabaho, tapos umuo ka pa rin sa iba, sinyales na yan. Bakit ayaw mo magsabi ng hindi kung hindi mo pala kaya? Kapag sinabi mong hindi, ano ang nararamdaman mo? Nagigilty ka ba? Umuo ka na lang ba para walang gulo? Pero kapalit naman ito ang oras mo. Pero hindi naman masama kung pagod ka tapos may nangangailangan sa'yo. Puntahan mo. Depende rin kasi yan sa sitwasyon. Pero kung gala-gala lang, magsabi ka na ng hindi. Ngayon, magtakda ka na ng boundaries. Dapat marunong ka ng magdesisyon ng tama. Para rin naman ito sa ikabubuti ng iyong buhay. Number 4, wala kang panindigan. Madali kang tratuhin na parang trapo. Kasi sumasang-ayon ka lang sa kagustuhan ng ibang tao. Madali kang i-take advantage nila. Kung mapapansin nilang sumasang-ayon ka kagad, kukontrolin ka na nila. Marami na mga taong ganito. Lalo na kung pera ang pag-uusapan. Lalapitan ka nila dahil alam nilang ililibre mo sila. Dumami ang kaibigan mo kasi may pera ka na. Halata na peke ang mga kaibigan mo na yan. Hindi sa lahat ng oras mali ang magalit. Nasabi ko na ito sa nakaraang video, di ba? Ano ang ibig mong sabihin? Kung nire-reject mo ang isang tao dahil ayaw mo ang kagustuhan niya, tapos magagalit siya. Magalit ka rin, pero sa tamang paraan para maliwanagan siya na hindi ka makukontrol. Dapat sanayin mong tumindig sa sarili mong mga paa. Hindi pwedeng maging sunod-sunuran ka na lang. Makikita mo kung sino ang tunay mong kaibigan kung nag-set ka na ng boundaries, pero nananatili pa rin sila sa tabi mo. Sa circle namin, ako ang tagapayo. Kaya noon, nagiging emotional dumping ground na rin ako. Halos lahat ng mga kakilala ko ay nagbuhos ng emosyon nila sa akin. Pero ni isa, walang nangangamusta sa akin. Hindi ba't masakit yon? Doon ako nagsimulang mag-set ng boundaries. Hindi ako emotional dumping ground. Dapat give and take ang friendship. Magsalita sila, magsalita ka rin. Hindi pwedeng sila lang ang magsasalita. Hindi healthy ang ganyang relasyon. Tapos noong nag-set na ako ng boundaries, bigla na lang silang nawala. Nawala ang mga kinikilala kong kaibigan. Konti na lang ang natira at sila ang mga tunay kong kaibigan. Normal lang mawala ng kaibigan kapag naging stricto ka na sa buhay mo. And it's a good thing. What happens is that the people who are just using you fall away. The people who genuinely care about you will want to understand your boundaries so they can treat you with respect. You will also meet new people who will respect your boundaries and treat you with respect. Number 5, sobra mong bait. Sabi ko nga kanina, lahat ng sobra ay masama. Kapag sobra ng kabaitan mo, sigurado, 100%, aabusuhin ka ng mga tao. Huwag kang sobrang magpaka-nice. Hindi yan nakakatulong sa'yo. Dapat umasta ka na parang katakutan ka rin. Yun bang medyo stricto kang tumindig? Mararamdaman kasi ng mga tao ang angas ng aura mo. Alam kong inutusan tayo ng Diyos na magpakabait. Pero hindi sinabi sa Biblia na pasobrahan. Isinulat pa nga ng Biblia na pwede tayong magalit sa makatwiran na paraan. Kapag kasi sobra kang mabait, hindi anghel ang pagtingin sa'yo ng mga tao. Napapansin mo ba? Kung sino pang nagmamahal ng sobra, ay sila pa ang iniwan. Kapag sobra mong nice, talo ka sa laban ng buhay. Totoo yan. Kung sa batang usapin yan, iyakin ka. Dapat ilagay mo sa tamang lugar ang pagka-nice mo. Hindi pwedeng sa lahat ng oras, nice ka. Learn when to be nice. Learn when to be agreeable. Learn when to be an asshole. Kung may taong papasok sa buhay mo at nambibwisit lang, huwag kang magpapa-apekto. Ipakita mo sa kanila kung gaano katatag ang emosyon mo. Ipakita mo sa kanila na hindi ka iyakin para hindi kanila mapaikot sa kanilang mga kamay. Number 6, kilatisin mo ng maayos ang tao. Makikita mo naman yan sa galaw nila. Kahit marunong silang magtago, mararamdaman mo yun kung nagtitake advantage ba sila sa'yo. Lahat naman tayo ay may good side at bad side. Ibig sabihin, mag-focus ka sa dalawa. Hindi pwedeng sa kabutihan ka na lang sa tao nakapokus. Tingnan mo rin kung ano mga pagkakamali nila.
para malaman mo kung anong klaseng tao sila. Halimbawa, may kaibigan kang sobrang bait sa ibang tao, pero grabe naman kalupit pagdating sa pamilya niya. Ano ang gagawin mo? Mag-focus ka na lang ba sa nagawa niyang kabutihan sa iba? Hindi. Alam mo pa rin napaka-brutal niya. Pagsabihan mo siya tungkol sa kanyang pagkakamali. Kung hindi mo gagawin yon, kasi natatakot ka, kasi nga sobrang nais mong tao, ikaw ang papaikutin yan. Magte-take advantage yan sa'yo. Pamilya nga niya, ikaya niyang gawa ng masama. Ikaw pa kaya na kaibigan lang? Di ba? Maraming taong nagte-take advantage sa mga taong mabuti ang puso. Madali kasi silang lukuhin at paasahin. Ayaw nilang magsabi ng totoo kasi ayaw nilang makasakit hanggang sa sila ang nadurog sa huli. Hindi lahat ng tao na dumikit sa'yo ay kaibigan mo. Tandaan mo yan. Kahit nga ang Diablo ay nagpakabait rin para marami ang mahulog sa bitag niya. Ganyan din ang karamihan sa mga tao. Gusto nilang dumikit sa mga taong may pakinabang sa kanila para sila rin ay makaangat sa buhay. Kaya huwag kang magbubulag-bulagan. Hindi porket mabuti ang kanilang ginagawa ay may mabuti rin silang puso. Yan ang tinutukoy ng Biblia sa Mateo 7:15. Mag-ingat tayo sa mga taong lumalapit sa atin na nakadamit tupa, pero sa loob ay hayok na mga lobo. Kung ikaw yung tipo na hindi critical magdesisyon, kung hindi ka marunong magsabi ng hindi, kung hinayaan mo lang ang kamalian nila, parang ginawa mo na rin ang sarili mo na isang trapo na tinapak-tapakan lang ng karamihan. Sa napakalupit ng mundong ito, talo palagi ang sobrang nice na tao. Magugustuhan naman ng Diyos ang kabaitan mong taglay, pero hindi nga lang sa mga mata ng tao. Napakatindi ba ng topic na ito? Intensyon ko kasing isulat ito para magising ka sa ilusyon mo. Para naman ngayon ay marunong ka ng umiwas at mag-refuse sa mga bagay na alam mong ikaw ang mahihirapan sa huli. Pero hindi ko naman sinasabi na magpaka-asol ka. Dapat balanse pa rin ang galaw mo. Nice na medyo stricto. Yan naman ang punto ko eh. Uulitin ko. Tingnan mo ang bawat kilos ng tao. Doon mo malalaman kung ano ang intensyon o motibo nila sa'yo. Hindi nakikita ang lahat sa salita, kaya sa action ka mag-focus. Madali lang magsinungaling. Hindi ka rin mind reader. Wala kang detector para sa mga taong ganito. Wala kang ibang alam, kaya sa mga galaw ka nila mag-focus. Kung napakabastos nila sa ibang tao, posibleng gagawin rin nila yan sa'yo. Kung nagsisinungaling sila sa iba, malamang maitinatago rin sila sa'yo. Kung nag-cheat siya sa unang jowa niya at umasok siya sa buhay mo, may posibilidad rin na mag-cheat rin siya sa'yo at iiwan ka. Lahat ng ginagawa niya sa iba, kaya niyang gawin sa'yo. Magbabago pa ba sila? Siyempre naman, pero konti lang ang kayang magbago. Bakit? Mahirap kasing magbago eh. Mahirap baguhin ang ugali, ang routine, ang pag-iisip. Kaya marami ang hindi nagbabago. Pero hindi imposible. Magbabago naman sila kung sila na ang magdesisyong magbago. Pero mahirap nga lang. Sabi ko nga sa nakaraang video, marami ang nagdanais baguhin ang kanilang sitwasyon. Pero wala man lang nakaisip kung paano muna nila baguhin ang kanilang sarili. Kasi lahat ng pagbabago ay nagsisimula sa sarili natin.